Hello Fire Signs! Welcome to Like a Tarot! Gamit ang personalized cards, alamin natin kung ano ang message ng person mo sa iyo. Ikaw na bahalang tumukoy kung si person mo ito o ikaw. Angels and guides, please guide us. Ano ang message ng person ng mga Fire Signs? Honesty. Ang ilan sa inyo, ito yung kulang sa relasyon. Pwede rin na pareho kayong hindi honest, na nagdududa ka sa person mo, at yung person mo naman ay kaduda-duda. Ayun talaga oh. Maging honest tayo sa isa't isa. Ayaw na ng isip ko pero gusto pa ng puso. Kayo pa rin kaya ng person na to? Isingit ko lang ha, ingat sa mga maaapektuhan ng bagyo. Sana dire-diretso yung daan ng bagyo sa Pilipinas, huwag siyang huminto. Kasi kapag huminto, yan yung maraming ulan at baha. Hindi tayo pwede. Eh, hindi naman pala kayo o wala na siguro kayo. Hayaan mo muna ako makapag-isip. Mukhang gusto mong pagbigyan yung person mo ha. Tarot cards naman ang gamitin natin. Lahat ng card na ito ay naka-upright. Hindi ko po siya babaliktarin. Ang reading natin ngayon ay aalamin natin kung ano ang malakas na energy para sa mga fire signs, ano yung next na mangyayari at ano yung magiging outcome. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. Kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng one-week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Angels and guides, please guide us. Ano ang malakas na energy para sa mga fire signs? Eight of Pentacles, the High Priestess, at Nine of Pentacles. Sa mga cards na ito, ipinapakita yung kasipagan mo. Tuloy-tuloy ka lang. At saka, tatlong cards na ito ang nagsasabi na merong magandang mangyayari sa buhay mo, na positibo. Lalo na pagpatungkol sa career. Kaya, bigyan mo ng pansin yung panaginip mo at saka yung kutob. Unahin muna natin yung relationship. Kasi ang ilan sa inyo, busy ka talaga sa karir mo. Kaya hindi ka makapag-focus sa love. Kaya isa sa inyo ng person mo ang nag-iisip na baka hindi naman trabaho talaga yung hinaharap mo. Kaya maigi na ipaliwanag mo yung sarili mo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, kung hindi financial, physical contact ang ipangpupuno mo sa mga kakulangan mo. Pero yung person mo, ang kailangan talaga niya ay yung attention mo at oras. Single ka man or nasa relationship, yung person mo, yung feeling niya nahihirapan siyang abutin ka. Kasi wala kayong time na magkita o kaya makapag-usap. Pero guys, base sa mga cards, sa mga nasa relationship, anuman ang nangyayari sa relasyon niyo ng person mo, ay mariresolbahan niyo ito. Magkakaroon ng kapayapaan at happiness. Kasi ang karibal mo dito, yung trabaho niya. At ang advice ng mga cards para magkaroon ng solusyon ng problema sa relationship, kailangan ng communication at yung respeto na mapakinggan yung bawat panig ng isa't isa.
Ang ilan kasing fire signs, hindi naman ganun kabigat yung problema. Mareresolbahan nyo pa naman, base sa mga unang cards na ito. Ang ilan sa inyo sa career, ang advice ng mga cards ay, kung hindi mo kaya yung trabaho, maging vocal ka sa mga kasamahan mo or boss. At para sa naghahanap ng trabaho, ang advice ng mga cards ay magtiwala ka sa sarili mo na itong pinasukan mong trabaho ay para talaga sa iyo. At ang ilan naman sa inyo sa career, kailangan maging alerto ka sa mga impormasyon o kaya oportunidad na darating kasi makakatulong ito sa iyo. At saka base na rin sa mga cards ay magkakaroon ang ilan sa inyo ng achievement sa career. Ito naman guys yung alamin natin, yung advice ng mystical cards para sa mga fire signs. Ito yung picture. Reflection. Give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. Connected pa rin itong card na ito na kailangan nyo ng person mo ng space. Pansamantala lang naman yan at saka nangyayari naman yan sa bawat couple. At kailangan nyo magtiwala sa isa't isa na magiging maganda rin yung daloy ng sitwasyon. Ang ilang single, may potential person kang nagugustuhan, kaya lang, tingin mo, hindi mo maabot itong person na to dahil sa katangian na meron siya. Kasi ganun katindi yung pagkagusto mo sa person na ito. At sa ilang single, magkakaroon ka ng bagong relasyon at magtatagal ito. Six of Pentacles, the Death, at Knight of Pentacles. Ito naman yung next na mangyayari na hanggang dito ay nagpapatuloy abundance mula sa umpisang card, diba? Pero magkakaroon ng transformation or changes. At yung sitwasyon ay magiging biglaan na may mga bagay na hindi agad nagkakaroon ng katuparan or delay. Pero syempre, hindi naman yan magtatagal kasi merong susuporta sa iyo para maabot mo yung mga ambisyon or pangarap mo sa buhay. Ang ilan sa inyo sa financial, magkakaroon ka ng magandang takbo ng financial pero dahil yan sa pagsisikap mo. Ang advice ng mga cards ay kailangan pa rin ng pag-control kahit na maganda yung takbo ng financial mo. At saka ang ilan sa inyo, magiging maganda rin ang takbo ng negosyo. Kaya merong yung bang dagdag kita. Ang ilan sa inyo na nasa relationship ay masaya yung relasyon nyo, may balanse at kapayapaan. Ang ilang single naman ay makakamit ka ng potential person na mapagbigay. At saka yung bang mabait. At itong potential person na makikilala mo ay yung bang magkakaroon kayo ng great love, yung magtatagal at mananatili. Para naman sa ilang single na naghahanap talaga ng karelasyon, yung bang baguhin mo yung routine mo, yung lugar na pinupuntahan mo, kasi hindi kayo pareho ng kinakainan, ng lugar na pinupuntahan. Ang ilan naman na nasa relationship habang tumatagal yung relasyon nyo ng person mo ay mas lalo pa itong nagiging matatag or matibay. Kasi ikaw at ang person mo ay mature sa relationship kahit na nagkakaroon man ito ng problema. Nag-move forward kayo together. At para naman sa ilan na hindi masaya ang relasyon, ang advice ng mga cards ay huwag ka matakot sa pagbabagong kailangan sa relasyon nyo. Isang card lang yung kunin ko. Ito yung picture. When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love.
connected pa rin ito guys sa mga cards na kasi nga 'di ba ang ilan sa inyo yung person mo practical, kumbaga focus siya sa career. Na importante yung happiness sa buhay at saka yung time para sa mga person na nagmamahal. Ituloy ko lang guys ha, na ang ilan sa inyo na nasa relationship, hindi naman lahat ng relasyon ay lagi na lang happy. Siyempre, may mga times na magkakaroon ng trials. Na kahit nagkakaroon ng problema ang relasyon, kailangan panatilihin nyo pa rin ng person mo na mapag-usapan ito ng payapa. At saka isa sa inyo ng person mo ang magaling magdala ng relasyon. Pareho kayong nag-move forward together. At saka ang ilan sa inyo, mahal mo talaga yung person mo eh. Okay lang sa'yo na kahit ikaw yung mag-adjust para mag-work ang relationship nyo. Ito naman yung outcome. The Lovers, the Tower, at Ace of Swords. Sa mga cards na ito, ipinapakita na nagkakaroon na ng understanding sa kung paano mo papahalagahan yung buhay mo. At saka tatlong cards na ito ang nagsasabi na alam mo na na yung mga challenges ay mahaharap mo at malalagpasan. Ang ilan sa inyo nasa matinding pagsubok ka na at malapit mo na itong matapos kasi hindi mo naman tinakasan eh. Hinarap mo talaga yung problema na nangyayari sa iyo. Kaya magiging maganda yung takbo ng kapalaran mo dahil sa tamang desisyon at tamang aksyon. Ang ilan sa inyo sa health ay kailangan i-priority mo yung sarili mo na kung ano yung i-advise ng doktor or kung ano yung nararamdaman mo, kailangan mo na magpakonsulta at saka magkaroon ng treatment. At ang ilan sa inyo sa health, maybe hindi naman ikaw ito lalo na kung healthy ka naman. Na ang ilan sa inyo, binabaliwala mo kasi yung kalusugan mo. Kaya may posibilidad na ito'y maging sanhi ng aksidente dahil sa hindi mo pinapansin yung health mo. At ang ilan naman sa inyo ay kailangan magkaroon ka ng goal. Kung kailangan mag-diet ay gawin mo para mag-benefit ka in the future. Kumbaga magtatagal yung buhay. Para sa ilang single, mamimit mo yung potential person na siya talaga yung para sa'yo kasi meron kayong mutual understanding at saka connection na nararamdaman. At para naman sa mga nasa relationship, na-meet mo na yung soulmate mo kasi meron kayong physical, emotional at mental na connection. At para naman sa ilan na nasa relationship, may kailangan mabago sa relasyon nyo ng person mo. Kailangan na effort at yung makipag-communicate. Pero para sa ilan na unhealthy na talaga ang relasyon, pwede ka namang umalis sa sitwasyon na unhealthy. Or magkaroon kayo ng pag-uusap ng person mo. Kung tatapusin nyo ba ito or kailangan ng pagbabago. Look deep within your heart. And you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. Connected din itong card na ito na ang ibig sabihin ay ganun din sa soulmate na meron kayong deeper connection ng person mo. Alamin naman natin yung bottom of the deck na Queen of Pentacles. Itong card na ito ay very positive. Na may magandang resulta yung mga pinaghirapan mo. At saka guys, yung kaalaman mo, gamitin mo sa tama para ito yung magbibigay sa'yo ng financial success at prosperity. Itong Seven of Pentacles naman ay mahaba pa yung tatahaki mong landas sa buhay. Pero may magandang reward ito. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa or determinasyon. At saka itong Queen of Swords naman,
Huwag ka masyadong magpaka-focus sa goals mo kasi meron ka namang abilidad para ma-achieve yung mga pangarap mo. At ang ilan sa inyo kung nagkakaroon ng problema sa relasyon, ang makakatulong sa iyo ay family mo, family ng person mo, or mga kaibigan. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. Saan man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. One, 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 one. True love is coming. You deserve a slow love. Uncomplicated, no rush, sure, stable, and consistent. You deserve that love. You deserve someone that's sure of you, that you're sure of. Type yes if you feel it. 888. Power manifestation number. Success and progress. 11:11. The sign is clear. You will manifest a financial blessing within this month. Be happy and grateful. Type 11:11 to receive.